Pero para kay John Paul Manalang, dapat daw the palace should stick to their guns. Kung kinakailangan daw na maglabas ng ebidensya, dapat yun ang gawin nila at kung kinakailangan, dapat sampahan na ng kaso ang mga may sala. Okay. So maraming salamat sa lahat ng nag-post sa aming journalismo wall. Mamaya babasahin namin ang ilan sa inyong mga post tungkol sa aming talo panalo topic for the day. Ito ay tungkol sa hamon ni Senador Tito Soto na magpa-drug test ang mga mambabatas. Sino ang talo at panalo dito? Para mabasa namin ang mga comments niyo, punta lang kayo sa pinaka-active na Facebook fanpage para sa mga citizen journalists, ang journalismo. I-type niyo lang ang word na journalismo sa Facebook search box, click the like button at pwede na kayong makisali sa aming mainit na talakayan. At para sa mga latest na balita dito sa Sapol, you can follow us on Twitter, www.twitter.com/sapolnews5. And if you don't have an internet connection, text us lang sa 0921-689-9879. Mamaya sa ating talo o panalo ang hamon na drug test para sa mga senador at kongresista. Magandang umaga mga kapatid, 5:36 na. Welcome back dito sa Sapol. Hindi makukumpleto ang umaga natin kung wala ang nag-iisang Makata ng lansangan. Bit-bit pa rin ang makabagong News 5 Live Pack. Go Makata! Oh my goodness! Nako po, napakaganda pong umaga! Ang bati namin ng aking kasama na talaga naman pong ang itsura ay talagang dapat palayain na para pong si Kerubin na talaga pong wala pong kaproblema ay maliban lamang po sa kanyang itsura na matikas at talagang maporma, subalit ang dapat po namin ibalita ay ang lagay ng kalsada. Kaya naman dahil po siya ang aking kasamahan at anyo pong natutunghayan, ang pwesto naming medyo may tinutularan, ang billboard po sa Dako Paroon na talaga naman pong napakagandang tingnan, napakagandang titigan, dahil siya po ang ating iginagalang, ang aking pong idol sa pagkabossing, si Bossing MVP, kung saan po siya po ngiti-ngiti sapagkat maaari siya po ay nakakakita ng daloy ng sasakyan dito po sa may northbound, dito po sa may lugar ng Guadalupe. Mula po sa kanyang paningin ay kanya pong natatanaw at nababanaagan ang lugar po ng Guadalupe Bridge, kung saan po ngayon ay pagkaluwag-luwag pa pagkabanabanayad ng daan dito sa kalsada sapagkat ang oras ay napakaaga pa. Yan nga po ang papunta ng mga probinsya at mamaya po ay inyong makikita sa aming pagbabalik kung ano na po ang magiging pagbabago o kanilang magiging itsura. Kasama po ang aking PSG, dito naman tayo sa may southbound. Bakit hindi natin tingnan? Ang kaluwagan naman dito ay hindi rin nagpapatalo sapagkat ngayon po ay maaga-aga pa nga po at halos alas 5:40 pang eksakto. Ayan po ang mga buses na inyong natatanaw. Yan po ang Guadalupe Bridge na kung saan po kung kayo po ay didiretso, Buendia po ang inyong tatahakin. Kung kayo naman po ay kakanan, ang JP Rizal ang inyong tutunguhin. At kung kayo pa ay didiretso, Makati City Hall ay makakamtan rin. Subalit sa inyong pag-ilalim, ang Carlos P. Garcia naman po ang inyong pong landas na maaaring mapuntahan sa umagang ito na sobra at kainingning. Kaya nga po, sa lahat po ng nakatutok ngayong umaga, ay lagi niyo pong panatilihin ang aming paalaala na lagi pong mag-iingat, mga kabayan kong mga tsuper, dito nga po sa kalsada at ang number coding scheme po ay huwag niyong kakalimutan sapagkat ito po ang magiging sanhi ng pagkakahuli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Mula po sa monumento, ang traffic na yan na kaluwagan ay inyong mararanasan. Kaya po samantalahin ang pagkakataon, pumasok na po ngayon sapagkat ang number coding scheme ay 7 at 8. Huwag po kayong patatalo sa inyong kagustuhan na dito po ay magpasaway sapagkat marami pong manguhuli na alagad ng lansangan. Ito pa rin po ang Makatang cool na cool. Saan mang oras, saan mang panig, saan mang lugar sa daigdig. Gamit po ang News 5 Live Pack ay wapak na wapak, sapak na sapak, kasama ang aking talaga namang kasamang hinayupak. Pero kaibigan ko pong matatawag, si PSG, pulis sa gilid, pulis sa gitna, saan mo man nilagay ay tamang-tama. Ito po ang Makatang cool na cool, dito po sa Sapol! Magtalo, panalo po muna tayo. Kasunod ng pagkakulong ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa Hong Kong sa kaso manong drug trafficking, umugong ang isyu na dapat dumaan sa drug testing ang mga mambabatas. May report si Marlene Alcaide.
Matapos pumutok ang pagkakakulong ni Congressman Ronald Singson sa Hong Kong, nang mahulihan ang cocaine at volume, hinaman ni Senator Tito Soto ang mga kasamang kongresista na magpa-drug test sila. Boto naman ang mga kapwa senador niyang sina Bong Revilla at Ralph Recto sa panukala ng dating Heppen and Dangerous Drugs Board. Magandang ehemplo yung ginagawa niya. Yeah, that's fine. Maging mga kasama ni Singson sa Kamara, wala rin kontra. Dapat minsanan at voluntary, ang tingin ko nga dapat compulsory every year. At saka kung pwede nga, itingnan natin sa pagpapasa ng batas, kung pwede pati private sector. Nag-ugat ang panawagan ito sa mga mambabatas matapos mahulihan ang 26.1 grams ng cocaine at dalawang tableta ng volume sa Hong Kong International Airport noong July 11 si Congressman Singson, anak ni Governor Chavit Singson. Sabi ng DFA, didiretso sana sa Macau ang kongresista, pero nabisto ang dala niyang droga pagbaba niya sa Hong Kong. Yung droga ay nasa hand carry luggage niya at saka nasa kanyang pantalon. Nilinaw naman ng DFA na hindi pa nakakapag-plea ng guilty o not guilty plea si Singson sa Hong Kong. Hindi rin daw totoo na naghain ito ng petisyon para makapagpiyansa. Nakakulong ngayon si Singson sa Lai Chi Kok Rehabilitation Center sa Hong Kong. Isa si Singson sa 66 na Pilipinong nakakulong ngayon sa China dahil sa iba't ibang drug-related cases. Nangyari kay Mr. Singson ay malamang dahil sa increased vigilance ng local Chinese authorities over the drug mule phenomenon, which is victimizing a lot of our countrymen. Itutuloy sa August 19 ang hearing sa kaso ni Singson. Marlene Alcaide sa Pool sa News 5. Malinaw pa sa sikat ng araw ay panalo po yung balitang yan na ipa-drug test itong mga mambabatas. Ewan ko kung may kukontra pa dito sa tatlong ito. Eh para sa akin, talagang kailangan po magpa-drug test. Maging ang Pangulo nga sana, kailangan. Paano mo ipapatupad yung batas sa mga anti-illegal drugs na yan? Kung kayo ay gagawa kayo ng batas yan, kung kayo ay sabit pala sa droga, kayo yung gumagamit ng... ay pinagbabawal na gamot, di ba? Sang-ayon ako sa'yo. Meron lang akong konting concerns. Number one, para tong nung LTO, nag-start sila mag-drug test, di ba? After a while, ang dami na rin lusot eh. Ewan ko kung sino yung pinapaihi. Minsan, di na kailangan ng ihi. Good morning po. Nakapasa na lang. Salamat sa breakfast. Binanggit mo si Pangulo, mga dating Pangulo. Hindi naman nakalista sa Dangerous Drugs Board ang kapangyarihan eh. Oh. Alam ko, addict sa kapangyarihan yun, pero hindi nakalista yun. Kaya ang ibig ko sabihin, lahat, kung simula sa Pangulo hanggang sa pinakabababang posisyon, janitor dyan, o mga estudyante nga, dina-drug testing, mga driver, tayo sa media, dina-drug testing, lahat dapat. Lalo pat, kayong gumagawa ng batas dyan, ha? Tapos kayong mahulihan ng droga. Ang sama kasi naman tignan. Pero sa akin, sobrang talo to. Mas talo pa to kay Manny Villar. Bakit? Ito na naman to eh. Kasi parang napakadaling scapegoat lagi ng drugs. No? Na parang anytime you want to appear as if you're doing something important, crusading something noble, lagi nagagamit ang issue ng drugs. No? Example lang, yung dati sa Pagor, si Nuino, meron siyang parang million man march na parang... Contra-droga. Contra-droga. Against drugs. Bida. Contra-droga. Parang ito kasi pinakamadaling advocacy. Ngayon, hindi natin masisisi Senator Soto. Kasi siya naman ang principal author ng Republic Act 9165 na ganong Comprehensive Drugs Act. No? Pero minsan kasi si Senator Soto, tingin ko may tendency siya maging OA. No? Theatrical moments itong mamang tuminsan. Example, nung nauso yung kanta ng Eraserheads na Alapaap, naalala niyo yun? Pinapaban niya yung kanta, tol. Bakit? Kasi may drug undertones daw yun. No? Eh tingin ko dapat, yun, isipin mo yung kanta, ibaba, no? Dahil hindi pa naman parang hindi naman talagang hayagang sinabi na humit-hit kayo ng marijuana. So, Alapaap hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo. So marami interpretations yun eh. Tapos sabi niya, kailangan daw i-ban yun. Tingin ko, kung may kantang dapat iba na tungkol sa drugs, mga boom, tarat-tarat na yan. Tingin ko yan, pang-addict talaga. Kasi boom, tarat-tarat, boom, boom, boom. Parang sabog na sabog ka lagi. Pero ang punto ko lamang...